Pero eto na. Nagbabalik, guys. Huy, TNC versus Fnatic. So kasama natin si Casey ngayon. Ano na, ilan na? 10 out of 10 na po yung lobby. So any moment soon na mag-i-start na yan. Ano ba ito? Ito ka lang muna. Sound checking ba ako? Baka nang lakas naman nun. So, ito. Mabet muna tayo rito, guys. Match winner. Pakatanga sa taas. Pakatanga. Ano yung ano? Game man. Sino ito? Ah, Fnatic and TNC. Okay. Oh, TNC tayo. TNC match winner. TNC match winner. 1K only. Okay. 2-0 yan eh. TNC Predator eh. Hello. Hello, nandito na ako. Lakas, ba't yung lakas ng ano ngayon dito? Teka lang ah. Lakas ng alin? Volume? Oo. Baka malakasan nila. O, nandito, dito. Game na ba? May game na? 10 out of 10 na. 10-10 pa lang lobby. 10-10 pa lang pala. 2-0 to, TNC. Feeling mo ako, Eddie? Ano to? Tabla to, 2-2. 2-2? Joke lang. minus 1.5 TNC pa tayo. Feeling ko Fnatic to. Feeling ko Fnatic 300 lang. Lo, feeling ko Fnatic to. Lo, makinig ka sa akin. Feeling ko Fnatic to, lo. Maganda feeling ko. Naku. Feeling ko Fnatic ako, to. Ako hindi, Kuya D. TNC ako. TNC ako. Okay, guys, ha? Forget nag Fnatic ako, baka naman report nyo ako. Mga TNC fanboys dyan. Easy, ha? Walang reportan, ha? Game 1, winner. TNC tayo. 500. Ay guys, ano pala ako, hindi ako official caster, si Alo tsaka si Casey Cast. Ako yung tagabasa ng chat, tagabati yan. Ako. Pag may nakita akong magandang sinabi nyo, babatiin ko kayo, ganun. Yan. Aha, 15 kills, TNC, sige. 200. Lo. Pagbigyan mo ako, 15 kills, Fnatic. O, Fnatic daw, 15 kills daw. Yan. 200. 15 kills, Fnatic. Sa 20 kills, TNC na ako dito, Fnatic. Ano ka ba? Nag-15 ka, tapos mag-ano, ibig mo eh, sabihin, nalabanan mo naman, mo yung... Malay mo, 15-16, mga ganun, no? Biglang malago. Pag na, Fnatic daw siya. Follow my lead. Fnatic daw, Fnatic 200, sige. Magbigyan natin yan si Kuya D sa mga 15 kills sa 20 kills. Ano ka ba? 2-0 Fnatic to. Yun! Kachat, TNC ako, kachat, Kuya D. Kachat ko sila. Polo 'tong pinag-uusapan natin, Polo 'to. Idol ni Gabi. Eh, 'yun ano nga ba? Problema, Kuya D, walang eyesight to. Kung may eyesight to, kahit pag 2-0 ka Fnatic eh. Yan yung nagpahamak sa mga betlord. Yung info na walang eyesight. Yan yung nagpahamak sa mga tumataya. Review na niyan eh, si Polo. Papabor kasi sa team, ganito kasi yan. Papapur kasi sa TNC yung lohika nyo eh. Yung lohika nyo. Papapur. Wala nga size. Pa-sure win TNC dyan. Dyan kayo nagkakamali, guys. Dyan kayo matatalo pag ganyang mentalidad. Pag mina-underestimate nyo yung kalaban. Ayun, bahala kayo. Ako, sabi ko na sa inyo. Hindi siya na-underestimate natin yung kalaban. Kung ba, binibigyan natin sila ng facts. Kung saan, lalamang yung TNC. Dahil nga po, standing lang po si Porev dito mga sir. So sabihin na natin mga siguro nakatatlong scrim sila. Yun, yung kasama si Porev, yun na. Yun nga ang ano dyan eh. Siyempre, ito ha. Siyempre, si Porev, parang hindi mo rin kabisado laruan yan, o, diba? Siyempre, saka magbabago na strat. Ibang Fnatic tong kalaban mo. Pwede mo rin isipin na ibang Fnatic to. Sa bagay. Yan, hirap sa inyo eh. Puro kayo ano eh. Puro kayo, TNC, puso kayo ng puso eh. Pag natalo tayo, puro sa puso MG pinairan. Natalo yung Fnatic sa MG Trust ng 1-2. TNC nanalo sa MG Trust 2-1. Basta ako, ito ang sasabihin ko sa inyo ha. Ito ang sasabihin ko sa inyo, guys. Pag magbebet kayo, huwag yung papairali ng puso. Utak yung... ang pinapairan dito. Utak! Yan ha, guys utak. Ha. Kaya ang tatanungin natin si Kuya Eric, ang utak ng Genius yun. Hunter. Kaso wala na. Si Kuya Eric. Wala na ng Genius ito, Hunter. Nasaan sa labas? Saan nalipat si Kuya Eric na team? Anong team na si Kuya Eric natin? Solid. Ayan, solid utak. Pusher. Solid utak na? Solid utak na siya.
Ano, kitang-kita niya naman. Okay, no? Si, okay, si. Kanino ka ba dito nang walang kabayas-bayas? Tinanong kasi din kanina ako ng mga viewers ko kung saan. Oh, ano sabi mo? Ang sabi ko lang sa kanila, TNC rin ako kasi ang rason ko is medyo shaky pa yung Fnatic kasi nga bago lang yung may standin sila isa tapos bago lang si Raven, 'di ba? Oh. Pero ano 'yan? Ano yan, mainit na laban talaga tong... Dikit naman yan, dikit naman yan, matik yan. TNC ako dyan, sabi dito ni Archangel Young, oh, si Dorot. Si Dorot? Mm-hmm. Si Mars? TNC daw siya. Ay, Dorot, hanggat pwede bang ilipat, i-change mo na, patay Dun. Na naman yung arka. Patay na naman yung arka na mo, Dorot, sinasabi ko sa'yo. Mm-hmm. Dorot, ililigtas na kita, Dorot. Uy, Doro, tigilan mo na yung pag-item bet. Nag-PNX bet ka na. Oo nga. Hindi na uso ang item tapos nabenta mo rin. Eh, di, ganun din. Ganun diba? Din naman. Ibebenta mo rin naman yan. Eh, di yung pera na kagad itaya mo. No, hina ng luhay ka niyo eh. So, kung meron kayo mga gustong mag-bet dyan na tropa, no? PNXbet.com, referral code upon WXC. And then, kung item naman, gusto nyo mag-flip, yan. Pwede kayo dito sa dotatuhan.com, referral code upon WXC din. Yeah. So, totally ang caster dito ni Casey. Mm. Ah, di ba mag-request? Shoutout niyo naman yung mga Badjaw Natics ko, yung mga tagapagtanggol ko. Oh, Casey, shoutout mo daw yung Badjaw Natics. Shoutout sa lahat ng Badjaw Natics. Yeah. Oh, may leader yan. May leader yan. Shoutout sa pinaka-leader niyan, si Jake Mirano, ang leader ng mga Badjaw Natics. Ayun oh. Basta lo, tatanda mo ha, ah. Ang Badjaw Natics, gagawin yan lahat ng gusto mong ipagawa. Mga halang ang kaluluwa sa bariyang halaga. Sa bariyang halaga. Pag irolan mo ng $1 yan, makikipagpatayan na sa comment section naman. Oo nga. Oo, 3,000 yan. 3,000 ang strong Badjaw Natics yan. Matindi nga yun. Mga Beglords. Beglords. Oh, yan, mga Beglords. Di mga Beglords. Mga Beglords yan. Mga Badjaw Natics. Guys. So, ay, ito na. Alam mo, eto lo, pag narinig ng mga yan, magpaparoll pa yan sa stream mo. Tingnan mo, promise. Ah. Sponsor. Auto yan, auto roll yan. Oh, kilala ko yan, si Yan, Jake. So, eto na guys. Fnatic and TNC, start na tayo rito mga sir. Tingnan natin, ban coming from TNC. Automatic Bat Rider. Isa sa mga strong lane na hero. So, binan na kagad yan ang TNC Predator. Basta ako guys, taga-triggered lang ako ng mga viewers. Di ako caster ha. Titrigger. Guys, okay mo trigger. Shoutout muna sa nandyan sa lahat. So, mga hindi pa nag-share ng stream. Oy, share nyo muna yung live stream natin. Yan. Oh, guys, share nyo yung live stream. Pag naka 1,000 tayo na share, magpapamigay tayo ng PNX voucher. Yan. Kaya kailangan nyo i-share. Siyempre, pag nag-PNX voucher kayo, kailangan may PNX bet account kayo. Pag may PNX bet account kayo, kailangan gamitin nyo yung promo code LuponWXC. Yun, no? Ganun lang yun. Magkakadikit yan, guys. Ano ba kayo? Matik yan. Kailangan. Meron na kayo yan. Siyempre. Para naman... Hindi kayo napag-iwanan, no? Kasi ang dami niyan eh, ang daming mga ano diyan NBAers diyan. Actually, maraming example 'yan, guys, para ang tunay na ebidensya niyan. Pag gumawa kayo ng PNX Bet account, sali kayo sa GC ng PNX Bet community ng Lupon WXC. Makakakita kayo diyan ng mga 1K na naging 80K, tama. 1K na naging 100K. Totoo 'yun. Oh, tsaka para maiwasan nyo ring mascam doon sa GC, doon kayo magtanong ng mga nagtitinda ng voucher natin. Voucher, oo. Makikita nyo yung mga vouchers natin. Yung mga nagbebenta ng voucher doon, dalawa lang po silang pinagkatiwalaan po namin, no? Pero ito, TNC Predator, picking yung Magnus. So, pwede silang... Uy, Rubik? Pili. Ay, kasi counter yan eh. Pili ko lang, ang gagawin ko na lang, tagabati na lang ako ng sponsor pala dito. Pwede, ako na lang si Spill Lord. Huwag tuwa si Mau sa akin pag... Ang tuwa si Mau sa akin pag ini-spill lang ko yung mga ano, yung mga sponsor. So, ito naman tingnan natin Fnatic, nag-pick sila rito ng Omni Knight. So, isa sa mga good counter against dito sa may Magnus din, no? Kahit ma-RP ka basta mapindot mo lang yung Guardian Angel. Pero ano eh, goods na. Fair Omni Knight, ngayon lang ulit ako nakakita. Oo nga eh, kadalasan kasi medyo aggressive na yung mga offlane, no? Hindi na sila masyadong nagaganto na pick. Yung Abaddon, Omni Knight, wala sa meta natin yan, yung mga healer eh. More on na Venomancer, minsan nag-Sun King sila. Ano ba mga offlane? Darkseer, yan, yung mga pangkaraniwan na nag-offlane ngayon. And let's see, ito yung second pick ng Fnatic. Waiting tayo. Saan tayo tumaya dito? Nag-TNC Predator po tayo, guys.
Ember Spirit. Okay, so the control. Loko lang, nag-first 15 kill tayo sa ano. First 15 sa Fnatic. Pero sa match winner, siyempre, nag-TNC tayo. Yan. So, Ember Spirit, yung pinili rito ng Fnatic. So, the control, meron sila dyan. Yung Searing Chain. And, siguro, isa rin to sa mga pwedeng kasi ikumbo sa may Magnus eh. And isa sa mga paboritong hero din to ni Moon. So, pwedeng-pwede nga yan talaga na piliin ka agad. Ang aga nilang pinik yung ano, ah. Si Raven din pala, nagaganyan, ah. Nag-Ember Spirit din si Raven. Feeling ko, hero ni Moon yan, lo. Ang hero ni Raven dito, yung ano, feeling ko yung makikinabang ng mabuti sa Heavenly Grace ng Omni Knight. Pwede. Kasi pag naka-Heavenly Grace, kahit ma-RP ka, mabilis lang mawawala. So, dapat tandaan din dito ng Fnatic na hindi sila pwede maging double aggressive hero. Dapat si Raven lang yung masyadong nagpa-farm. Then si Moon, dapat sumasama lagi ito sa clash. Kasi ang hirap nung dalawa sila mag-farm. Ako po, medyo kalungkutan yun. Alam mo naman si Raven, kaya naman talaga niyang bumuhat, di ba? Kita mo kung paano naging compliment ni Carl Santino si Raven. Dahil si Carl Santino, gumagawa siya ng play kahit risky. While Raven, nag-farm lang. Kaya rin nasasabihan ng iba na medyo maasim maglaro si Carl. Kasi it's because of yung playstyle ni Raven. So, for Fnatic, think ko dapat ganun yung maging playstyle nila. Talagang all-in. Hindi mo na mababago kasi yun eh. Once na pinili mo yung player, dapat alam mo yung playstyle niya eh. Kung kanino kayo mag-play around. The fact na pinili nila si Raven, syempre, dapat alam nila na ganito dapat yung playstyle para maging komportable itong si Raven sa kanila. And tingnan natin. Okay, Juggernaut, yung binan dito ng Fnatic. Maganda yan, syempre, Matic. Lalagyan na nga yung power nitong si Magus si Juggernaut. And kaya niya sumabay. And isa rin to sa mga hero na hindi kaya ni Ember Spirit. Meron siya kasi ikot na pwedeng mawala kagad yung kanyang Searing Chain. So, easy lang talaga for Juggernaut, no? Isa pa sa mga hero na ganun, yung Life Stealer. So, tingnan natin kung ibaban ba nila yan. Ano, so, ay, may PA pa pala, no? PA? Kasi mahilig din pala mag-Phantom Assassin itong TNC Predator. So, nag-pick agad sila dito ng Omni Knight. Maganda rin kasi Omni Knight, syempre. Isang Guardian mo lang, matik yan. Hard counter yung Omni sa Magnus, pati doon sa makikinabang sa Empower. Medyo ano rin yun. Siguro ito yung pang-counter talaga ng Fnatic sa Magnus pick. Kung sino man yung mga kalaban nila, pipick kami dito ng Omni Knight. Kasi matik naman eh. No? Kung may Magnus ka, syempre ang iniisip ka agad nila, magkakaroon sila ng right clicker na melee. Yun yung magiging hard carry nila. So kung may Omni Knight ka agad, medyo magdadalawang isip itong TNC Predator. Kung ganun ba talaga yung gusto nila tahakin dito or pwede pa silang mag- ibang playstyle. So, ito, tingnan natin yung ban ng Fnatic. Pero bago yan, syempre dapat, guys, bago mag-start ng araw nyo, mag-Enerbon active kayo para active kayo buong araw. So, may multivitamin siya. Mineral Ginseng Royal Jelly. Limited offer, get 20% off when you buy 15 Enerbon active capsule. And say, scan nyo lang yung, yung code, no? Peso. So, iscount nyo lang yung code, present nyo lang sa store, or kung online naman kayo, meron dyang link sa description natin, nandyan po yung link kung saan no, maraming, marami pa lang nagtatanong, kailan daw ba talaga yung regular season ng Civil War? Ang regular season kasi nito, ang pinoinlan namin, after talaga ng ESL Thailand, itong para wala na masyadong iniisip. September. September na yan. Para wala na tayo ng iniisip na mga baka mamaya, siyempre sila Raven, sila Kuku, diba? Mag-finals, o di, maalangan pa. Mas maganda, yung wala na silang iniisip, yung relax na lang. True. Ang tanong, sigurado ba tayong wala ng tournament? Yun nga, kumbaga may mga tournaments, maliliit na lang yun. Hindi na ganun kalaki katulad nitong ESL Thailand. Kasi kung ganito kalaki yun, dapat nag-announce na sila that meron na silang open qualifiers, diba? Bagay. Malaki ba tong ESL 1 Thailand? Oh, malaki to, kuya di. Putik, malaki pala to. Kasi hindi naman sumasali yung Fnatic TNC kung mga tier 2 tournaments lang, di ba? Ah, okay. Sila nagpahantong masasin yung Fnatic dito, mga sir. Nako. Oracle na pick itong TNC Predator. Ano yung mga carry na kaya sumabay dyan? Uy, yun naka. Faceless Void. Yung sa mga carry na kaya sumabay against dito sa Phantom Assassin, once na meron siyang MKB. Matik yan. Kaya naman yan. And meron kasi siyang Empower. Yun yung lamang niya rito against sa Phantom Assassin.
Kumbaga yung Phantom Assassin na lane dito, Kuya D, yung lane nila yung dapat nilang pagganahin dito. Yung Grimstroke plus itong Phantom Assassin, no? Inkswell, sabaya, Blink. Dapat kaya nilang pumatay sa lane na yan. Pero kung makakatapat nila yung Magnus plus Rubik, parang medyo mahirap yata yun. Yep, so... for PA and Faces Void, naku! Fanatics turn to ban. And Grimstroke. Actually, gusto kong ulit nakita kung paano nilalaro itong Omni-Knight din talaga. Mm. So, Omni-Knight versus Oracle yung mangyayari dito sa ating game. Mm. Pero mas katulad kasi sabi ng iba, di ba? Parang ang meta. Ikot-ikot lang yan eh, dati. Mauusi mga gantong hero, tapos biglang pipigan ka ng... Nyari, ganyan ha, nauusi mga healer na hero. Pipigan ka bigla ng may Necropos. Or kaya, yung mga Shadow Demon plus Luna na pick dati. Tapos biglang mawawala na naman yun. Magiging Naga Siren Disruptor, magiging Morphling ES. Tapos mawawala na naman yun, magiging Troll Warlord na naman. So, paikot-ikot lang talaga yung meta, guys. Paikot-ikot lang yung meta natin. So, yung meta natin ngayon, feeling ko sobrang lawak. Na tipong, yan, ang daming bagong lumalabas na ibang hero. Sa mga susunod yan, yung madalas ngayon, talaga Spectre eh. So, yung mga pag na-counter na yan sa lane yung Spectre, mapapalitan na naman yung mga carry na yan. So, abangan natin yan. Iikot at iikot lang yung meta, guys. Queen of Pain ni Chief Armel. Yan, sabi rito. Tama, pwede. Kulang sila dito ng magical damage. Dalawang physical na to, Magnus and Faces Void. So, siguro magical damage yung maganda. Para din naman pumasok doon sa may guardian. Boss, hello? Ha? Huh? Ano yun? Aha, neto, tingnan natin. Last ban ng TNC will be Mirana. Invoker Mirana. Armel, pwede. Okay, actually, pwede okay rin. Cataclysm. Kasi nakaban na. Binan na nakaban. Lo, okay, mid-Magnus to. Mid-Magnus. Offlane last week tong ano. Tong TNC. Mid-Magnus? Pwede. Nag-ano kasi sila eh. Nag-pipig kasi sila ng Magnus kay KP eh. Yep. Utility na Magnus yung ginagawa nila yun. TNC. Pero lately, so, paborito ni Chief Armel itong mag-Magnus. Pero iba rin talaga mag-Magnus din si Armel. Pwede rin naman mag-Magnus yan. Katunayan, nakikita naman nila yung mid laner dito, yung Ember Spirit. Or baka 4 nila na Ember Spirit to, kasi si DJ nag-Ember Spirit din eh. Diba? Oh, pwede. Parang sayang. Parang payang. Oo, sayang ata ko. Since hero yun. Sakto, sakto. Nag-remaster nila rito. So mid-Magnus. So, pwede mag-isip dito yung Fnatic kung imi-mid ba natin Ember Spirit or susupport natin to kay DJ. Magsusupport si DJ niyan, Ember Spirit. Feeling ko ang last pick dito ng Fnatic, hero ni DJ. Kung hero mid ni na DJ, to siguro. Mid na siguro tong Ember. Parang hindi ganun ka, ano? Or the counter dito sa may Faces Void. O na Chrono, ano pa mga Winter Wyvern? Ay, nakaban. Ano yung mga pang-counter dyan? Or baka... Ano bang pwedeng itapot sa Magnus sa mid? Mid sa Magnus. Viper. Or... Nala, mahirap eh. Kasi isaktuan lang yan eh. Magkakapan talaga ito eh. Yung Magnus eh. ES. ES daw. The counter, no? Kaso may Rubik, may makawala Fissure, good stuff. Si Jabs na yung magpo-post 4, si DJ na yung post 5. Post 5 naman si DJ? Yes, po, sabi. May rumors na ganun yung... Nagpalit na pala, nagpalit na sila. May rumors na Jabs na yung post 4, Jabs na yung post 4, ay no, pack Jabs. Tatanong natin yan. Para sa legit talk natin. Nung nagkas ako nung nakaraan, dalawang laro, post 5 si DJ. Post 5 si DJ. Si Jabs yung nagtatiny. Si Jabs yung nagtatiny. Tingin ko for TNC, kailangan nilang baguhin nga yung playstyle na again for Raven. Kasi syempre, bago lang nila. For Fnatic, you mean? Oo, post 5 daw. Oo. Alam mo kung bakit, feeling ko. Kung bakit. Pinagsama alam na. Alam ko kasi, si Raven at saka si ano, DJ. Si Raven at saka si DJ pinagsama na sa lane para pinagsama na sa lane para sure win, no? Sure win sa madali lane. Communication. Dalawang unit. Shout out dalawang Mushi unit. Na nanonood din. Tama.
Ay, Moshi, magpalakas ka dyan para maging pro ka. Puro kami sa Civil War gusto mong gulpin. Ano? Kami na lang kaya mo, Moshi? Uchiha? Tignan natin kung ubra yung cross na ikaw mo sa mga pro player, Mushu. Mushu? Mushu. Guys, share nyo na yung live stream natin dahil alam nyo na maganda ang ating bakbakan. Guys, bibilangin ko yung share ha para mapakawalan ka agad yung Phoenix voucher pag nakawaan kay tayo. Hindi naman imposible ngayon. Hindi makawaan kay. Nanunod tayo sa stream, lagpas 5,000. Tapos, ano lang, ayaw nyong kaya share. Kaya nga, share nyo na guys. Libre pindot lang guys. So, ito na nga po makbakan ng TNC vs Fnatic. Mga tugtugan natin dito medyo kakaiba. So, ito pakilala ko muna for the side of Fnatic. Jabs, yung magapak na 4 DJ on Grimstroke 5. Foreb off lane itong Omni Knight, Raven, Carry, Phantom Assassin and then Moon, Ember Spirit mid. Ayan, let the games begin. Sa side naman ng TNC, we have March on Oracle, Teams on Rubick, Armel on Magnus, Gabby on Phases Void, and KP on Brewmaster. Actually, pag nakikita ko si KP na naglalaro ng Brewmaster, medyo maganda yung pacing ng nagiging laro ng TNC dito. Kasi, syempre, isa sa mga hero na malakas sa laning. Yan. So, tingin ko naman, naging komportable na si KP doon sa ping niya. Naka-adjust na yan. Saan tayo? Yung mga una lang siguro talaga, medyo siyempre, sanay ka sa wala ng ESL Strands. Ayan, tsaka alam nyo, itong Brewmaster ko, ba't maganda kay KP yan. Yan yung hero na hindi kay, isa sa mga hero hindi kailangan ng item. Kasi ESL daw na Australia, mga obs natin. Ano obs natin? Australia daw. Oo, Australia. Go. Copy. So, shoutout pala kay Boss Kevin Calmada yan ng Yon Clothing, ha, pati Sensei Japanese. Kapakasarap ng Japanese food nyo nung nakaraan. Uy, Lo, nakakita ko, ang dami mga pagkain dyan, Lo. Ano ba nangyari sa'yo dyan? Sakto lang, Kuya D. Ang dami. Si Kuya ni kayo, birthday ni ate ni kayo, mamaya yata. Uy, birthday ba niya ngayon? Saan ang lugar yan? Doon, sa kanila. Eh, wala. Bawal naman gulo gumala. Kuya, birthday pala kay ate ni Kuya. Pupunta ka ba ron? Eh, nag-aaya kanina, kaso tulog pa ako. Tapos may cast. Di ko alam kung mamaya. Postpone na lahat ng celebration. Paglipat na ng Cavite para sama-sama talaga. Lilipat kami doon ng Linggo. Kaya nga. Kailangan ko. Wala pang, di ako nababalikan ni Mark Goy. Doon sa hinahanap. Sige. Pasyalan sa mga Bad Jaunatics daw, ayan o. Ayan na, yung mga Bad Jaunatics. Sabi ko sa'yo. Tambol muna kayo dyan. Tambol muna. Hindi pwedeng ganyan. Tambol muna sa totoong grupo yung Bad Jaunatics, hindi po katang-isip yan. Mm-hmm. Talaga, pag sinerch yan sa Facebook, 3,000 mahigit yung Bad Jaunatics na yan, mga kaibigan. The Big Lords, mga kaibigan. Ito natin na Moon. Okay, mukhang nag-aabang siya kung saan mag-awards. Ako, feeling ko, ano to, game 1 na Fnatic. Ang hero ng Fnatic din dito. Tinitingnan ko niya kung saan mag-awards eh. Moon. And hindi niya maispatan kung saan mag-awards. Meron silang pang-protecta kay Phantom Assassin. So, isang coin lang din naman mamaya si Magnus and si Void. Yung Guardian Angel, medyo hindi ko alam. Pati sa pub game, nakapakasakit na sa ulo niyan pag carry ka. Pag may Guardian Angel. Lalo na yung duration ng Guardian Angel, mas matagal na pa sa BKB mo. Diba? Pag duteng sa dulo, 5 seconds na lang yung BKB mo, yung Guardian Angel, 8 seconds pa. Mahirap talaga, mahirap. Eh, lalo na kung ikaw si Gabi, iisipin mo palagi na kailangan ko ipasok sa Chronosphere, itong si Omni Knight, no? Kung hindi, yun talaga yung makakabusit sa kanya rito. Isipin mo naman, Guardian Angel sa labas, halos wala ka na talaga i-damage dun sa may loob. Yung pag nag-bash lang, kasi magical yung bash niya. Magical damage yung kanyang bash. So, yun yung aasahan niya rito. Pwede naman siyang mag-Mjolnir. Dahil ito naman si Armel, meron naman siyang empower dyan. So, hindi niya kailangan mag-Fury at least. Kung ikaw ay Faces Boy dito. Yun lang pinaka-perks niya dito since meron siyang Magnus dito. Whereas si Raven dito, syempre, kung gusto niyang maging flashy farmer, kailangan niya mag-Fury. Oo. So, pero depende pa rin eh. Pero tingin ko, Fury talaga magandang item dito. Ito, nakakatakot lang yung lane dito ni Chief Armel, no? Lalamang talaga siya rito against Moon. Taas ang damage. Kung magkakaparman man sila dyan, eh, syempre, doon ka pa rin sa may Magnus na may empower.
damage. Mataas na yung base damage niya, may empower pa. Naku, kawawa naman si Porrib dun sa may top lane. Dalawang deny kagad, coming from Gabi. On the bottom lane naman, DJ and Raven nga, yung magkasama po rito. Mga sir, yes po. Confirm po na nag-swap roles na po itong si Jabs and DJ. 4 na si Jabs, and then DJ, nag-5 muna siya. Siguro dahil Raven plus siyempre. Pero nung pinapanood ko yung mga nung nagkakasakol ng mga laban ng Fnatic kasi pinapanood ko yung mga laban nila. Parang parehas for si Jabba at si DJ. Oh, parang ganoon din no. Parehas silang may pera palagi. Fnatic naman eh. Si DJ meron yata siyang ginagawa na hindi ko alam kung paano siya nagkakaroon ng pera. Sabi ng mga pro player ko yadi. Ito daw si DJ, matakaw daw to sa farm. Ang ginagawa niya, kumukuha siya pag medyo mid game na. Kumuha na siya ng isang lane kung saan doon lang siya tatambay magka-farm. Binabahay. Kung gagankin man siya, okay lang, support naman siya. Ganun ang ginagawa daw nila. Tingin ko for Fnatic kaya sila nagpalit din dito. Again, Fnatic kasi yan eh. Wala nang 4 and 5 masyado, pansin mo. Pag the end of the series or the end of the game, halos magkaparehas lang yung gam or yung item yung net worth ng 4 and Jobs 5. Din naman, minesi siya, ano eh. 4 din naman yung laro niya ron. So, hindi rin bago dito kayo, no? Nag-4, nag-5 na si Jobs. Nag-1 na rin si Jobs. Lahat! Nag-mid na nga yan si Jobs eh. Lahat na gawa na yan. So, parang si DJ lang. Parang DJ din. Nung rape si DJ, 1-2-3, nilaro ni DJ. Ginawa nila to para talaga maging comfortable siguro sa lane yung dalawa. Ito si DJ na Raven. And then, maging comfortable rin si Porreb. Na, sige, English-English lang tayo sa taas, di ba? Ano naman eh, komportable lang naman kailangan nyo eh pag naglalaro kayo. So, bottom lane, maganda pa rin naman yung farm dito na itong si Raven. Kita nyo naman, 10-1. Kumpara mo sa may Faces Boy dito. Grabe yung laban nung ano, nung teams at saka Jabs dito sa top lane. Oo, palupita talaga silang dalawa dyan. Ayan na ito, tingnan natin, makakakita na naman sila. Bakbaka naman, sutukan na naman po. Dalawang support dito. Uy, pero inangat siya. Kumuntika na yun ha. Wala, nakapag-orb eh. Sumakak to. Or nauna lang yung lip nitong si Teams. So, shout out po ulit sa lahat sa inyo dyan, guys. I-share nyo na yung ating live stream para malaman na yung mga tropa na bakbakan na po ng TNC and Fnatic. Maganda, maganda to laban nila. Promise. So, dito sa may bottom lane, tingnan natin. Halos yung carry dito, halos nagiging stable yung kanilang last hits dito. Dito mo naman, dikit sarap buhay, no? Oo, dikit na din. Ang galing din kasi, since Oracle lang din naman, and si March dito as an Oracle, kailangan niya mag-stack dito for Magno. So si KP, naiiwan siya sa lane, and therefore, na-zone out ni DJ, etong si KP. Pero pansin mo yung laro nitong dalawang team na to. Usually, aggressive to kung iba kalaban, eh, no? Pero yung ano nila ngayon, medyo hold back sila. Hindi sila ganun ka-aggressive. Feeling ko ano to eh. Respect the MC tong galawan nila rito. Ayaw nila bigyan ng kalamangan. Nag-adjust din kasi yung TNC rito ng kanilang lane. Usually, si Teams dapat nando sa may bottom kasama yung offlane. Pero this time, sinamahan niya si Gabi dahil yung ginagawa naman ni March sa may bottom lane, pwede niyang iwanan itong si Brewmaster and then mag-stack siya rito ng neutral. Yun naman yung puhunan mamaya ng Magnus dyan para umalagwa yung farm or kaya itong si Faces Boy. Pero I think Magnus yung kukuha ng stacks dun sa neutral creeps mamaya. Forev, ano yung i-item ni Forev dito? Okay, mag-ano siya muna. Soul Ring. Ano yung maganda item mamaya sa kanya rito? Crimson? No? Physical damage? KP? Hindi, si Forev. Doon sa kanyang Omni-Knight. Crimson siguro? Tingin ko more on, kadalasan pag ganyan, super defensive talaga yung dapat. Mechanism, dapat, Crimson. Pwede siya pwede niya buhin, no? Crimson, yeah. Or Vlad, para kahit, pwede. Kahit pag hindi ka naisama sa Chronosphere, eh, may Crimson sila, so kahit pa paano maninigit yung damage or your right click dito ng Magnus and nung Yes, boys. Standing lang po dito si Forev. And ito, Raven. Ginagaw na kagad dito sa may bottom lane. May slow. And hindi makakaposisyon dito itong si DJ. Kasi pupunta na siya doon sa may bounty. Gusto niya i-secure yung bounty rito, guys. And yun yung first blood nakuha ni Armel sa may gitna. Binlock pala ni DJ po yung camp or yung ancient camp dito ng TNC para hindi makapag stack pa mismo itong si March. Pero yung bounty
Ayun na, binabalikan na po siya dito ni DJ. Pero medyo delikado yung kanyang position. Armel. Okay. Hindi niya na makukuha yun. So, iniisip na kagad niya na nakakuha na niya itong siya. Paano na solo kill yung Ember Spirit nang walang arte? Wala, tumalong lang, Kuya D. Oh, think ko ano yan, miss, ano lang siya. Nice keyword, papunta sa ano. Iniisip ko eh, paano namatay yun ng one-on-one with the Great One? Level 5 pa lang din naman kasi si Ember, so wala pa siyang Remnant. Nice keyword yun, papunta sa Torre, Kuya D. Yun naman ang ano dyan. Matik na pwede mangyari dyan. Pero alam mo yun, di ba? Dapat usually alam mo yun, nalaban sa Magnus, yun lang unang yun ang gagawin ng Magnus talaga, HQ wearing ka. Eh wala, napalaban na ang kuya mo eh. Kaya mo, tinatamba ka na kagad siya dito ng last hit and denies. Pero KP on the bottom lane, patuloy lay pressure dito kay Raven. Pero kahit may pressure dyan yung KP, pati March, ang ganda pa rin ng farm talaga ni Raven. Yun yung maganda eh no, yung kahit na nahihirap ka sa lane, nakaka-last hit ka. Sana all. Hindi na naman kasi nila magagawa yan kundi sa mga supports nila. So maganda yung ginagawa dito ni DJ, diba? Stroke of fate lang. Naagawan pa sa rune yung Ember Spirit dun. Lumasit kasi muna siya eh. Sa kanya, dadamputin niya dapat yung Illusion rune at nakakuha pa ng Magnus. Kalungkutan para di sa Ember Spirit, no? Ina-outplayed po siya nito si Armel. Moon, kailangan niya mag-step up dito. Hindi pwedeng puro pabuhat tayo kay Raven, ha? Yep, speaking of, yung mid dito si Moon, medyo nag-struggle siya dito sa laning phase, but hero pa rin kasi ni Moon yan, so dapat lang makabawi siya. Jumps on the other hand. May salve naman dyan si Faces Void, so masustain na yan ang kanyang buhay dyan. And maganda pa rin yung farm ni Raven doon sa may bottom lane. Hindi pa rin siya gaanong napapahirapan. Well played, and meron na nga rin po siya dito ng Threads. Going for Battle Fury. Pero ito na yung Inkswell. Try na lang patayin. Ito si KP. May TP ba? Coming from TNC. Wala. Kundi, masustain lang naman siya rito ni March. And easy. Disengage. Coming from TNC. Yun na maganda if meron Oracle dito. Nakasama si Brewmaster. Panda rin sana. Sasabihin ko. Panda rin kasi pangalan niya ng Dota 1. So, ayun. Tingin ko naman yung ano nila dito, yung laning phase sila dito. Lahat okay. No, anong gamit mong observer? Hirapan. Si ano? Si Australia. Kaya, si Australia. Bite? Ganun. Baka ano lang. Saan mo tayo tinitignan? Hindi, nakita ko lang kanina sa minimap yung kay ano, Ember Spirit. Ah, yung rune po. Kaya nakala ko. Kala ko na doon ka rin naghanap din ako. Oy. Nakita ko lang sa ano, sa may minimap. Minimap? Sa minimap mo, Kinas? Iba ka! The next level casting, guys! Oh, pero Jobs, punti ka na po siya rito kay RP na ito si Armel. Tingnan natin na ito na yung skewer. And then RP! Ay, hindi na kinailangan. Shockwave lang, goods na. And 8 minutes, rune! Nakakuha pa rito. Meron siyang regeneration and the TP coming from Mars. Pwede niya ERP yan. Pwede niya ERP yan. Kailangan niya protektahan itong si Armel and easy disengage coming from TNC. Pwede niya na-rip up yung kanyang regeneration dyan kung kanyang gugustuhin. On the bottom lane naman, Raven. Pinapahirapan dito ni Teams pero nandito ito si DJ. And then Inkswell. Hindi nga lang siya mapag-blink kay Teams. Sayang naman. Walang vision. Gabi. Nag-gabi rin kasi kaya mahirap eh. So, Keen Optic, okay, nakakuha na sila rito ng mga rune. Okay, mga item, pero Raven, delikado na naman. Oop, nakapag-blink out, TP out. Nice, napakahusay. Presence of mind, coming from Raven. Alam niyang inangat na siya, so wala na pang cancel sa kanyang TP. So, zero pa rin, guys. Lamang dito yung TNC. Nakaka-farm naman ito si Raven. Pero, problema nila. Oh, ganun din naman, nakaka-farm na rin para itong si Foreb. So kahit pa paano eh, nakakasabay-sabay yung mga cores dito. Oh, Moon. Delegado, pero nandiyan si DJ. RP ban itong si Armel yan. Pero nasa silence na siya. Oo, easy lang muna. May stun din siya dun eh, sa duration ng Inkswell. So, sayang lang yung RP niya dun. But again, nabubulas niya rin naku, kasi. Naku, ayun na naman. Nahuli rito itong si Jobs. And tingnan natin. Katandaan mo, 4 ka Jobs ha. Hindi ka 5. And pag nabigyan mo ng kill yan, medyo masakit. Hindi, wala sila din pang hold masyado sa pack eh. So, lift lang. Pag wala ng lift, makaka-illusory out lang. Ito, tingnan natin. Oh, maganda yung words dito ng Fnatic. At mahuhuli nila itong si March. Inkswell, kay Moon, March, mamamatay. And on the bottom lane, nakatakas naman yung pack. Radiant's
Tinatry nilang i-gank sana eh. So, tier 1 tower sa may bottom, pwede nang i-push dito ng TNC. And ayan na yung ating network. Lumabas na. 10 minutes yan, matik guys. So, nauna sa network natin, itong Magnus. And then, followed by Phantom Assassin. And then, itong yes, si Omni-Nai. Parehas maganda yung kanilang mga naging lanes yan. Ang ganda rin yung kanya magiging item choice dito ha. Mag-Heaven Salvert po siya. So, nice item choice coming from Foreb. Sa bagay, makes sense naman for Omni Knight kasi dalawang core dito ng TNC, magre-rely siya sa right click eh, which is Magnus and Thesis Void. So, ilang minutes pa dapat naka-BF yung Phantom Assassin? 12 to 14 minutes, goods na yata yung kanyang BF dito. Tingo kahit 15 to 16, goods pa din goods yun. Pa rin, wag lang abot ng 18 kasi... Masyado na siyang killable sa ganun, na fury lang yung item niya. Oo. Pero ito tingnan natin, binabalak nila dito patayin itong si Gabi. May Inkswell. Oop, ayan na nga po. And Gabi, nakapag-time walk out. Yung nga lang, tumama rito yung Inkswell. And Gabi, iko-chronospear ba niya yan? Yes po, ginamit yung chronospear, pero kailangan niya mag-out. And then Gabi, nasama rin naman. Uy, wala siyang mana rito para mag-ultimate, ha? Pero gusto lang yan, Foreb. Uy, try to dive itong si KP rito. Pero easy na lang muna sila na commit yung Chronosphere para lang makatakas itong si Gabi. Pero wasted gank naman on the side of Fnatic. Pwedeng lumaban yung TNC rito. Kailangan lang ng mana dito ni KP. And ni Magnus. Kailangan present si Magnus dito sa teamfight na to. Oh, kasi, pero nasa may bottom kasi siya. Ano yung kinukompleto niyang item? Wala naman. May Echo Saber na siya rito. And going for Blink Dagger. Oo. Dagger siya after eh. So, yung Fnatic dito, since failed yung ganks nila dito, hindi rin na objective. Kasi kung hindi nila makuha din, grabe naman mag-stuck si Mark. Namamanta ba yung Halberd? Hindi po, guys. Natry ko rin po kahapon yan. Hindi po namamanta yung Halberd, guys. Kahit po, oh, pero tumalon itong si Gabi rito. Gusto na patayin ito si Pac. Kaso nakapag-out itong si Jabs. So, hindi na di-disarm, hindi po natanggal yung Heaven Salvert pag kahit mag-manta style ka, guys. Katulad ng hindi siya natatanggal sa BKB once na na-click sa iyo, and then mag-BKB ka. So, hindi na natanggal. So, for PNC, ang dami nilang stacks dito. Ano pa item niya? Oh, my God. Ito masaklap na kuha ng Rubik yung Heavenly Grace. Oh, yan. Isa pa mga pwede isa sa mga magandang spell na makakuha rito na teams yan, no? Yung Heaven Salvert. Kahit anong sabihin mo, makukuha ni teams yan eh. Kung anong gusto mong skill, sabihin mo na sa kanya, kukunin niya yan eh. May purifying, yung purification pala dito. So, kaya rin sila nag-rubik dito pala, teams delikado. Teams delikado rito, tingnan natin. Tinamahan siya rito ang Inkswell, pero medyo makunat yung kanyang rubik. And eto na yung false promise. Makakapag-out, heal, okay. Nakakuha rin ni teams yan. So, mabubuhay siya ron sa may false promise na itong si March. Pero nakaabang pa rin dito itong si Moon. Gusto pa rin niya kumuha ng kill. Medyo passive. Kasi talagang magkaka-farman na. Phantom Assassin. Dito naman nyo naman. Mirror na mirror yung galawan dito. Gabi. Nasa kanilang Asian. Ganun din naman yung Phantom Assassin dito. While dalawang support yung dumedepese sa may top lane. And nagtatry itong Fnatic na kumuha ng kill. Pero mahirap yan. Lalo na kung may Magnus na pwede mong isipin na pwede mag-TP, no? Yep, pero tingin ko ginagawa nito Fnatic, they keep pressuring yung neutral camp din dito ng TNC para hindi na makapag-stack si March, so triangle na lang siya makakapag-stack. Mm-hmm. And for Raven na rin kasi, syempre, kailangan nilang mag-buy ng time para mabuo ni Raven yung fury niya. Kasi kung hindi, si Raven yung pupuntahan ng TNC dito, kung hindi nila gagawin yun eh. Ang problema lang kasi rito, si Raven lang inapag-farm sa side ng Fnatic. Yes, and then si siguro ito si Pac, nasa may bottom lane kasi siya kanina pa yan eh. Diyan siya nagpa-farm. Ito, binuo niya yung kanyang Veil. Pero kumpara mo sa dalawang core dito ng TNC, si Gabi and Armel. Kanina pa nag-farm doon sa may gilid, no? Pero ito na naman, Moon trying to kill itong si Teams. And enough pa yung kaya damage! Pero in-RB po sila rito. Pumasok na rin dito si Gabi. Chronospear! Wala nga lang po tatamaan. OMG! Anong ginawa mo? Pero okay lang yan. Ano dahil pack naman ngayon. Yung kanilang uhuli. And then dinulo niya kasi. Eh, na shockwave ni Armel. Lumabas tuloy dito sa may Chronospear. Pero mahuhuli rin niya. Ito si DJ. Na-stunt siya rito ni KP. Oop, the slow. Coming from club. And then ito yung skewer back. Dominating para dito kay Chip Armel. What a reverse polarity, no? Para dito kay Armel.
And then si Moon mahuhuli pa. Bigla na lang po sumorkat dito si Gabi. Gusto niyang habulin na ito si Moon. May time dilation pero nakapag out pa rin ultimate, pero patay ka pa rin boy. Raven naman next target. Naku, hindi na po tumitigil dito yung TNC. Kahit saan kayo pumunta, lulusubin namin kayo. And Raven, okay, easy na lang daw sila. Wala na silang mga skill and mahirap na mag-dive. Tier 2 tower yan. Lolo, check mo nga kung si Gabi ba yan, baka si Jesse ba siya, ha? Hindi, Kuya D, may good idea talaga yung dinulod niya eh, para hindi masama yung kakampi niya. Pero naku po, nahuli rin si Gabi with the coil, pero ang kunat ng kanyang faceless boy. Then Raven pa yung delikado dito, pero may heal bomb. Muntikan na ito si Gabi, bilingkan po siya dito ni Raven. Galit na galit din si Raven, gusto ko tapatayin, pero hindi pa rin mamamatay ito si Gabi. Nakapag time walk out pa siya down, and Raven is down. Oh my god, pumasok dito yung pack pero wala siyang damage. And naku po, papalag na heal bomb pa ito si Gabi. Buhay pa rin yung faces boy, then dominating Arbel with a double kill. Moon, tumatakbo rito. Hindi na namin kayo paliligtasin, patay kita. Oh my god, ubus na naman dito yung Fnatic. Gusto nilang pumalag dahil walang mga skill itong TNC, pero kulang sila ng damage. Grabe sustain nung Oracle, pati yung nakuha ng Rubik. MVP team, MVP teams, MVP teams. Lahat ng nakuha ang skill ni team sulit. Ang kukuwad na nangyari for Fnatic, kasi parang ang nangyari for TNC ngayon, since nakukuha ni Rubik yung mga sustain skills dito ng Omni-Knight. Dalawa yung sustain. Binabalik lang eh, no? Oracle na sila, may Rubik pa sila, may purification, may heavy tigre. So worth it lahat. Na kung di nila papatayin si Rubik dito, mahirapan silang i-verse yung Faces Void na may time walk and ayaw pa mag-crit neto ni Phantom Assassin. Malas din eh, no? Battle Fury pa lang din kasi yung item na dito. So, he needs more item para makalaban talaga. Or else, hindi ka mamamatay dahil dun sa physical damage ng TNC. Eh, marami naman silang pampatay bukod dun eh. At saka, ang isa pang maganda dito for TNC kasi meron silang Panda na every time na up yung ultimate, lalaban. Either si Pac or si Pac Baka or control. Si Omni-Knight. Oh, inyari pala kaya nga may Panda rin dito, guys, para yung Omni-Knight laging naka-tornado lang. Ma-isolate yung Cyclone lang, no? And paalala lang, guys, ha, wag po kayong magpapabulong po, no, kasi one talo yata tayo, 15 kills. Kumakain lang ako, Krimo. Wag po kayong magpabulong po sa mga debil, ha, kasi nasa tama na po kayo, namamali pa tayo, guys, oh. Talo pa tayo 500 bigla, oh. Pero may match 1 winner pa tayo. Ah, may match 1 winner naman pala eh. Okay lang, pinagbigyan lang natin, pwede. Uy! Ubarbi sa lupa! Ito si Arbel, akala niya may mga tropa ron ito si Raven. Pero wala pala. Eh, nako. Mukhang disaster to, ha? Comeback! Ito na, comeback! Hindi, patay pa rin, guys. Kahit na ubarbi sa lupa. Comeback! Isipin nyo, kumaromlo spear na sa may clip. Ito, umarbi sa lupa. Panalo pa rin yung TNC. Ganun sila kalamang dito sa game natin. And MKB na po yung Faces Void. No? Ang bilis. Talo na, guys. Game number 2 tayo. Tatayanan pa natin, guys. Shoutout nga pala kay Kuku dyan, ha. Kashoutout kay Kuku, no? Na nagbigay ng idea rito. Thank you, Kuku. Yan. And for Moon, hindi siya makagawa dito ng space for PA. Eto, ito na lang ba si Teams? Hindi siya makagawa ng space for PA din. Kasi Omni-Knight nga lang din kasi Sabi ko nga sa inyo, guys, bago pa tong team na to. Kahit anong team na bago, eh kailangan pa siyempre ng ilang weeks, ilang months, o para maging pinapakagat pa ang nagpapataas lang ng ads sa PNX bet. Check nyo sa PNX bet. Ang taas ng ads niyan. Yun, nagpapataas lang ng ads, guys. Sabi rito. May nabudol na naman tayo, guys. Yun, talo na naman po mga tropang Pinoy. Ha? Bakit naman? Hindi pa tapos-tapos, diba? Yung kinasami ni KC, ganito rin, PA, 30k yung lamang nung kalaban, natalo. Ah, yun, oo. Pero geek pam yun, no? Geek pam. Oh. Saka so, ano yun, AM versus ano yun? AM versus PA, no? AM versus PA, medyo mahirap yun. Ito kasi void eh. Kukronos pero lang. Huwag ka magpakabahan, boy, no? Huwag ka bias, no? Hindi tayo nagpapakabias. Kita mo naman, 12-1. Masasabi ba nating medyo dikit to? Kita po, false promise, teams, position 4, hindi mapatay. Moon, patay pa ngayon. Ano gagawin natin dito? Oh, magbibilang ba tayo ng patayan rito? M4M ngayon hinahabol dito, tinamaan ng stun kahit naka heaven and grace yan. Abutin ka, 4M, inimanan mo ang T1. Nagpapataas ng blood pressure, guys. Inawanan ng T1 at nagpunta po sa Bay Fnatic at nayari po siya roon.
Kaya ngayon, kita mo, walang free lane, Kuya D, oh. Kahit yung tier 1 sa may bottom lane, talagang dinedepensa ng TNC rito. Pero ako po, delikado si Teams. Kailangan niya mag-ingat. May pinabalak dito si DJ and Raven. Kasama ito si Jabs. Uy, naispatan yung pack. Hop, 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 hop. Kinol lang kagad dito. Ito si Teams. Nasaan yung mga TP? Hindi, hinayaan na po yan. And one pick up, pero Roshan yung magiging kapalit niyan for the side of TNC. Hindi worth it yun, grabe. Rubik lang yung nakuha nila doon. Well, wala na rin kasi lang. Kasi sila guys, nagpapataas lang talaga ng ads, promise. Fanatic game winner to. Yun. Nagpapataas lang daw ng ads, guys. Mafia, mafia. Mafia to, guys. Mafia. Ang hirap din kasi talaga nito. Ang ganda kasi ng start ng TNC. Ito, at saka, iba pa rin kasi pag yung melee carry mo, may Magnus na kasama eh. Compare kay PA. Ito, titignan natin kung yung Magnus i-disassemble niya itong kanyang Echo Saber, no? Kasi yung madalas ginagawa, i-disassemble mo yung Echo Saber para maging Orchid. Maging Orchid tapos BKB. Yes. Ah, yun pala yun. Oo, yan. I-disassemble na yan. Kaya kami mag-isip eh, Kuya D eh. Uy! Pero ina-arpy na po yung dalawa dito sa pool na naman! Wow, Jabs! And Foreb! Pero patay yung pack! Oop! Nag-skewer in na dito ay Foreb! Gusto mong gamitin yung kanyang ultimate? Hindi niya! Oh, wala rin siyang ultimate pala doon. So patay! Ay, hindi! Binili! Binili! Isang ano, isang madiretsuhan! Hindi niya tinanggal yung kanyang Echo Saber. Baka mag-silver edge din siya. Parang sayang din kasi pag tinanggal mo yung Echo Saber mo eh. Pwede niya i-transition. Hindi, mas mabibilis lang yung item mo. Na mag-ano ka, mag-BKB ka kagad sa Orchid. Diba? Malayang kasi yung double attack. Hirapan siya dito. Ah, double attack. Ay, pero lamang naman kasi sila rito. Kahit anong i-item niya, okay lang. Goods lang naman eh. So, 3-2-2 incoming daw. 2-16 na po, guys. Yan ang lakas ng TNC rito, guys. Sus! Oh, okay na naman. Oh, sumasas na naman. Pakagat lang. Oh, pakagat lang daw, pakagat lang, guys. Again, sabi ko draft lang. Oh, pagatin mo ang break mo, guys. Etong si Mon, ewan ko kung ano pinagagawa sa buhay. Dati, parang best mid laner to eh, no? Yung tipong wala makakasabay sa kanya. Ngayon si Mon, parang si Mon, no? Mon tanga. Mon, parang ano eh, medyo marami yatang iniisip sa buhay itong si Mon ngayon. Sa bagay, wala sa bootcamp, nasa bahay, baka kasama yung girlfriend. And kung ano-ano ginagawa, di ba? Ba't alam mo kung nasa sila? Baka lang naman. Naku, DJ, oh. Dapat tumama yung Inkswell. Alo? Friend of Fnatic also? Ay, sakto lang. Uy! Uy! Ayun na, naku, na-slow din si DJ. Talaga papatayin niyan. Netong si Gabi, pero may sustain kami from Foreb. Jabs, namatay na rin sa may liguran. Armel getting that kill. And talagang wala na pong time para dito sa Fnatic na mapag-farm pa, no? Yung space, no space for a new message, guys. Pero mayroon na mga Desolator na itong Phantom Assassin, so hindi pa rin pwedeng umyisi itong TNC. Alam nyo naman yung power ng Phantom Assassin. Guys, check natin PNX bet kung alin na yung ads, guys, ha? Para makita natin. Lord, check ko lang yung PNX bet, ha? Sige, check mo na yan. Maganda yung ads, eh. Nagpataas lang ng ads, no? Oh, nagpapataas lang ng ads to. Ayun na, oh, 16k na po yung kalamangan dito ng TNC. Naaangat na po sila ngayon. Top lane, nakakuha nila yung middle lane. Mukhang next target, pero pumasok dito yung pacting na natin. Jabs, na-silence po siya rito. Oh my god, masyado kang makulit, ha? Ang katikati mo sa utok. Oh, pero Gabi? Tatamaan siya ni Inkswell. Walang pakialam, guys! Pinatay ito si DJ and Beyond Galay para dito kay Gabi. Buyback, ginamit na. Pero sa may likuran, gusto ni Raven. Patayin sana yung Oracle, pero bigla na po siya Chrono Spear dito. Delay! Dako po! Hindi tumama! Yung Guardian Angel dito kay Raven and patay. And GG, itinawag na. Ay, dako po! Sayang naman! Yung ating bet 15 saka 20 kills. So easy win for the side of TNC. Nagpapataas lang daw po. Game 2 ba, Bawi? And game 2, ano ka ba? Pinalamang lang, gusto pang manalo. O yun. Ano ba yun? Combo. Kita nyo yun? Nag-Guardian Angel, guys. Pero hindi nasama si Raven. 12-0 para dito kay Gabi. 9-0 naman para dito kay Armel. 1-5 on Moon. Oh my god. Lo. Ito, bibigyan kita ng tip. Todo muna sa Fnatic game 2. Todo muna. Kuya D, pasensya ka na, ha? Minsan lang ako makinig at hindi na maulit. Diyan ka muna, magbet ka muna dyan. Tayo, no. Ano bebeto natin dyan?
Panatik tayo, lo. Pinigo. Panatik TNC ako. Bawi ito, lo. Naka-2-0 kasi ko, eh. -1.5 pa yung TNC ako, eh. Taya mo ng 1,000 yan. 1,000 yan. Taya mo ng 1,000 yan. Game 2 winner. Ha? Wala na tayo pera? 1-3. Taya mo ng 1,000 yan. Game 2 winner. Yan. So, magkano na lang 300? Lo, promise, lo. Pinapakagat ka lang nito, lo. Save your accept, money, lo. Accept mo pa rin yan. Accept mo lang. Save your lo, money, daw. Di, lo, man. Pinapakagat lang tayo nito, lo. Ayoko na. Sayang, sayang 15 Gs, guys, no? Nasa tama na tayo. Isipin nyo yun, no? Milyon-milyon na sana pera natin. Oh, doon tayo sa first 15 Gs. Low lang siya, lo. 100 lang. Ay, di, 200 dyan. Tapos, at the end of the day, lo, at the end of the day, nakinig naman lang sa akin, eh. Kayo pa rin ang pumindot, eh. Kayo pa rin ang pumindot nun, lo. Walang sisiyan, lo. Nasisi pa tayo, guys. Oh. Tayo pumindot. Si Ryuji na pumindot. Magkano 300 na lang, no? Ganito yan, eh. Parang nangingin na lang ng payo sa totoong buhay. Nasa sayo yan kung makikinig ka. Kasi kahit ano naman sabihin ko, kung di mo pipindutin, hindi makukonfirm. Nasa akin ba yung mouse? Oh, ay, tama. Kay Ryuji na. Kayo hindi yung mouse. Bet responsive ni lo. Lo, parang di mo naman pinapanindigan. Tama, bet responsibly, guys. Huwag kayong mag... Oh, kayo na. Pasensya na. Hindi mo na tayo makikinig, ha? Oh, may 1K pa tayo, ha? Tignan mo, may 1K pa tayo. Taas, Eugene, nag-1K. May binigay. Oh, yun. Nabigay na pala yung game 1 winner. Oh, doon sa may ano, 15. Ay, sa may 20 kills. Taya mo lang, ano yan, 500. Ha? 20 kills. Panatik, panatik tayo, yeah, panatik. TNC, kuya di. TNC. Grabe, oh, 05, 06, 02, 15, at saka 16. Alam mo may mali. Ay, galit to to. Mag-start ng game to, galit to. Baliktad to. Usually, ganito yung pattern ng best of 3, eh. Google pin yung una, Google pin yung pangalawa, tapos dikit na yung game 3. Ganun yan, guys. Quality, quality. Ay, shoutout pala kay, ano, ha, sa Lola ni Teams, ha, si Lola Nits. Tagaka, no, na very supportive kay Teams. Laging nagpapag-dati yan si Teams, yung mga TNC, pati nanay yan. Yan yata, TNC Sindalan, TNC How. Yun, basta yun, yung TNC ni Teams, supportahan nyo, guys. And shoutout din kala Tito Tutsukel, na nanonood ngayon, no, daddy ni Teams. So, ayan, 10 out of 10 na po yung lobby natin. Teka lang, dito sa Dota 2 Hunt, guys, referral code, LuponWXC, tayaan mo ng $100 yan, pula. Ay, lo! Yan. Lo! Ah. Tribute pala to. Planado pala tong laro na to. Bata nga, ano ba tribute yan? Eh, Kobe? Yung score 224, oh, number ni Giana, ni nung anak niya, tapos number niya. Uy, tribute to. Tribute nga to, guys. Pala, tribute to. Planado. Bamba planado forever, guys. Bamba forever. Yeah, planado ng Fanatic at saka TNC to, guys. Scripted tong larong to. Ayun, no? Tribute, tribute, pre. Tribute to tribute yung ang galaw, eh, oh. Ano? Oh, so, di ba? $100. Pula. Ayun, talo tayo, $100. It's a tribute, lo. It's a tribute. Kung item, guys, ayan, dotatuhan.com. Meron dyan mga coin flip, merong ruleta, crash, and din sa my marketplace, pwede kayo bumili ng mga item dyan, no? Yun, sabi ko sa ilo, eh. Tribute yan, eh. Tumugtog na yung Illuminati. Illuminati, confirm nga, guys, no? Oo, oh, tribute yan. Tiga mo, tiga mo. Dati yata ganyan din sa atin, eh. Hamul ba yon? Hamul nga yan, no? Kaso, pag ito ba pinatutugtog namin, naririnig nyo? Oo, oh, naririnig nila. Ito, dapat. Yan. Nasa ba yung soundboard no? Natin? Di ba may soundboard tayo dyan? Meron nga tayong soundboard. Kaso, hindi nyo maririnig kasi dito lang nag-play yan. Ay, ba't di naririnig? Eh, di naman kasi siya pinapasok sa mic. Ay, hindi pa mapasok sa Discord. Oo, hindi pa mapasok sa Discord. Actually, sa Discord setting lang yan. Pwede mo ilagay yun doon sa input. Kaya mo na. Oh. Pero naririnig sa stream. Pag naririnig sa stream, naririnig okay lang. Naririnig sa stream. Oh. Yun lang. Okay na, guys, ha? So, be-break lang po kami saglit. Pagbabalik natin, TNC versus guys, Fanatic. Guys, ito bago mag-break. Yeah. Promise, mag-Fanatic na kayo. Parang Fanatic. Fanatic to, guys. Tiwala lang. Tiwala lang kay Little Devil. Ayun, oh. Ah, sige na, eh. Tiwala lang na, to, break ha? Na, no? Okay, guys. So, maraming salamat. Pagkabalik natin, game 2 ng TNC vs. Fanatic. Huwag po kayong alis. We will be right back, mga sir.